Hello guys, welcome to my vlog. At sa video ito ay magpapalit ako ng ilaw dito. At pati yung layout ko na PVC ay papalitan din dahil hindi masyadong magandang tignan. Dahil masyadong exposed yung kanyang PVC pipe. So dito naman ay sinabi na ko ng manager namin na maglagay ng additional na strip light na LED dito sa pinaka-base ng grills. Handa na rin ako dito ng trunking para pamalik doon sa PVC na dati kong inilagay para mas magandang tingnan. Dahil ito ay kakulay ng kahoy, so ito yung ilalagay ko dito sa panibagong ilaw na ipapalit ko dito sa dati kong inilagay.
So yan guys, update lang tayo, na ikabit ko na yung trunking at panibagong wire para sa ilaw na ilalagay dito. Ganun din yung tugang switch at saka isang outlet. Ito nga pala ay nakalagay sa timer para automatic mag-on siya at mag-off. So pwede mo rin siyang patayin dito manually. So yan guys, nagkabit ko na yung ilaw. So nakabit ko naman itong kanyang tugang switch na pang outdoor. Bakit pang outdoor? Dahil ito ay waterproof. Siyempre, sa init na rin. So yung paglagay dito, hanapin nyo lang yung ano, makikita nyo dyan may letter L, yung line. So dito, magja-jumper kayo. Tutulogin ng wire na ganito. Mag-jumper lang tayo sa dalawang terminal, dito at saka dito. Right. So lagay na natin. So yun guys, nailagay ko na yung jumper. Tapos itong isa, huwag nyo nang higpitan. Isabay natin yung hot wire dito sa ating pull box. So ito yun guys. So ito yun guys yung may marking natin na difficulty. Ito yung power. So dito natin ilalagay sa kabila yung sa hindi natin nahigpitan. So yung ating return ay ilalagay ko lang doon sa taas na bahagi ng ating pinagkabitan ng ating hot wire dito sa switch. So yun guys, ikabit ko lang yung return. Ang susunod naman yung ating neutral. Yung dalawang neutral na galing sa ilaw at yung galing sa ating supply, i-splash lang natin dito sa box, sa loob ng box.
So yan, natapos ko nang splice yung mga wire natin sa switch. So pwede ko nang testing yung ilaw na kilabit ko. Babago na ako dun sa may landing, sa parking, dahil na dun yung control na ginawa kong timer. So imamanual ko lang muna. Mamaya ko lang i-adjust yung oras, kung anong oras siya pwede mabuhay at mamatay. So imanual lang muna natin to, guys. Nakapatay pa rin yung breaker. Tapos manual. So yan, guys, gumagana na siya. Check natin sa taas. So yan, guys, andito na ako sa taas. Pwede natin siyang i-on dito sa ating switch, para malaman natin kung tama yung ginawa nating wiring. So ito, so yan, guys, okay yung ating ginawa. Ang problema nito ay nakakasilaw yung kanyang sinag. So kailangan ko siyang ibaba ng konti para hindi siya masyadong masakit sa mata. So yan, mga idol, medyo ibinaba ko na at hindi na masyadong masakit sa mata. So tingnan natin siya medyo malayo. So yan, guys, okay naman siya. Ayan. So pipix ko na lang yung kanyang switch. So yan, guys, explain ko lang kung bakit tugang yung nalagay ko rito. Sabi ko nga, yung isa para dito sa ilaw na to. Ayan. Tapos yung isang switch naman ay para dito sa LED na ilalagay ko rito yung strip light. So ngayon, kailangan pang i-repair itong pinaka base na paglalagyan, kasi nga meron siyang crack. So pakita ko sa inyo. So ito, guys, yung crack na ipare-repair muna bago lagyan ng strip light dito. So itong parte na to, itong lugar na to, nakikita nyo medyo madilim dito. So pag may party rito, may bisita yung amo namin, medyo madilim yung kanyang pinto dito sa kusina. So pag nalagyan na ng strip light, medyo liliwanag na yan. Tapos meron pa ako nito, optional, ito naman optional, kung ayaw nilang pagganahin to, may switch tayo dito. Kung gusto naman nila tuloy-tuloy ang pag-energize nito, ito naman ay nakalagay sa timer na ginawa ko. So yan, i-fix ko na lang yung aking switch. So yan, guys, naigabit ko na itong power outlet at saka yung switch ng ilaw na nilagay ko rito. So pantayin ko na lang yung strip light
o yung pag-repair dito sa base ng paglalagyan ng strip pipe dito. So, makakalpa yung mga gamit ko rito. So, yan guys, sinagamit ko na yung switch dito at saka yung outlet, pati yung ating ilaw dito, nag-energize na rin. Dito ko na muna tapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa inyong panonood. And this is Richard Dix TV. See you to my next vlog and peace out.